Yan, magandang gabi sa inyo lahat. Pasensya na kayo at medyo gabi na makapag-upload ng video. Ito nga kasi medyo maraming ginagawa tayo sa ngayon. Isinigit ko lang maipa-vlog natin. Ito ay offset para sa yung bago nating offset para sa Taurus A2K. Ito traded siya. Tapos naka-anodized na rin siya. So yung anodized natin ngayon is mas okay siya kaysa dun sa dati nating anodized. Kasi ito talagang ano na natin, pinag-aralan natin mabuti yung pag-anodized nito. Yan kung makikita nyo. Pati yung trend talagang tapos malaki yung ginawa natin butas. Malaki yung butas dyan para mas mabilis yung pasok ng hangin. Tapos yung trend natin, kung makikita nyo, sakto-sakto siya. Try natin sa isang regulator. Ito kung makikita nyo yung butas niya, sakto-sakto siya. Kasi kailangan na hindi tayo pwedeng magpahaba ng butas dito. So dapat sakto siya kasi mas maliit yung ginagawa nating offset ngayon para hindi masyadong makadagdag ng weight. At saka yung pwesto, siyempre dun sa airgun, mas maganda kung mas compact siya. So dito, pwede naman ang tank na 0.5 gamitin kung sa Taurus A2K ito kasi sukat na yan sa para sa 0.5 na tank. So ganun yung ginagawa ko para makapag-adjust tayo kung anong size yung gusto natin gamitin. Kung 0.38 mas kasa sa kanya kasi mas maluwag yon. Ngayon, kung 0.5, tamang-tama siya, kapraso lang yung space ng barrel. So, ito, yan kung makikita nyo, unang thread pa lang, kagat na siya. Ayan o, hindi na siya mahuhulog. Sa unang kagat pa lang ng thread, yan. Tingnan, ano na. Ayan. Ito yung pangalawa or pangatlo na. Ayan o. So yun, makikita nyo, sakto-sakto talaga siya. Hindi pa siya mihigpit ng gano'n pagka ganyan lang yung ginawa mo. Ayan, o, tamang-tama, nasa ibabaw yung kanyang, ano. Nandito yung quick peel, tapos ito yung gauge. Tamang-tama yung pagkaset niya. So ito, pag nalagyan ng o-ring dito, sisikip na siya dyan. Yan, pagdating niya sa bandang dulo, lalapat na yan, ayan. Kahit ganyan lang yung paghigpit, konti lang. Para pag minintain nyo yan, medyo madali siya i-maintain. Madaling kalasin, no? Ganoon lang, makakalas nyo na siya. Ang importante niya kasi, hindi naman lalabas yung o-ring dito. Kapag nakalagay siya dyan, nasa seat, hindi siya makakalabas. Kasi, yan, nandito, nakaharang yung dulo ng... Ayan, so tamang-tama. Pag nilagyan mo yun ang saktong o-ring dyan, wala na siya. Sige, ganun din dito. Pag nilagyan mo ng o-ring yan, itin-red dun sa receiver, o tamang-tama yan. So, nandun din siya sa ating, lalagay ko yung link sa ating Shopee account para mas mabilis pag gusto nyo mag-order, i-click nyo lang yung link sa description ng video na to. Andun na yung link, i-click nyo lang. Or yung iba ay sa pwede kayong kumontak sa akin sa WhatsApp. Yun yung ano, pwede kong maibigay dun yung link diretso. May WhatsApp naman yung number natin, yun din yung ginagamit ko sa WhatsApp at yun din sa Viber. Pwede kong maibigay sa inyo either alin man dyan. Kung
gusto nyong ma-access yung link. Then yung link ng store natin sa Shopee, ilalagay ko na rin dyan para if ever gusto nyong mamili doon. Kung ano yung kailangan nyo, isa makapili kayo doon. Kasi sa ngayon, medyo talagang ano, pinag-aralan natin mabuti. Ito yung ating comeback. Matapos tayong magpahinga ulit. Ito yung ating comeback. Kasi ganun talaga ako, nagpo-post ako. Parang yung post na hihinto. Hihinto ako, sandali. Pagkatapos pagbabalik ko, yon dapat naka okay na yung mga gawa natin. Ganun po ako. Pagka may nakikita ako na medyo kasi sa akin perfectionist kasi ako eh. Gusto ko talaga as in perfect lalo na yung ginagawa ko. Ako yung gumagawa noon, kaya dapat hanggat maaari yung pasado sa akin mismo bago ko ibigay sa iba. Kaya ina-anodize na natin ngayon, malalim yung pagka-anodize natin at saka makapal, parang pininturahan siya. Kaya lang, puro black at green lang ang available natin sa ngayon. Maaring, yan lang naman kasi yung pakaraniwan na ginagamit. Pag nasa gubat ka, yung green is okay rin. Yung black, medyo okay din. Kasi, kumbaga parang hindi siya masyadong pansinin ng ibon. Unlike kung dilaw or pula, yan o ganyan, kitang-kita ng ano yan, especially pag nasa hunting ka, kitang-kita yung mga kulay na yan. Pero kung green, halos nakakakulay ng nature, ng paligid. So, hindi masyadong nakikita. So, yung ngayon, ang ginawa natin, ang ano kagaya sa foot pump, meron din yan. Sa, ito nga, itong, paliba sa 8K, para sa 8K ito, wala siyang gauge. Kaya, mas lesser yung amount nito compare dun sa ano, kasi wala nga gauge. So, yung price ng gauge, mai-deduct natin doon, addisin natin yung price ng gauge. And then, doon naman sa mga Taurus, since walang gauge yung doon sa ibang ano model ng Taurus, walang gauge yung kanilang plenum, so naglalagay tayo. Yun lang naman ang kulang eh. Same size din siya ng ibang model ng Taurus. Kaya same din yung offset. Ganito rin kaliit siya. Ganito rin kakyut. Lalagyan lang siya ng dito sa left para pang kanan yan. Kasi kung kaliwete ka dito, upon request na lang yon. So ayan, kung makikita nyo, hindi masyado siyang halos, hindi siya masyadong bulky. Halos itong ano, kasing lapad lang ng regulator. Ayan. Halos magtago siya sa regulator. Yan, ganyan lang kapal. Di ka, unlike nung dati na medyo mahaba. Medyo malapad. So, ngayon, hindi na ganun ka. Ngayon, kung request nyo is para sa .38 na tank, mas liliit yan. Mas magiging compact pa to. Mas bababa. Ayan. Mas bababa siya ganun. So, ito is ginawa natin pwede sa 0.5. Pwede sa 0.5 na tank. 0.5 na high pressure tank. So, yan ganyan. Tapos yon. Ganyan na palagi yung ginagawa natin. Maliban lang kung may mag-request ng nasa ilalim. Ngayon, kung foot pump, mas maganda kasi yan sa ilalim kaysa dun sa mga side para hindi siya sa tubo. Kasi ganyan. Ganyan nga din yung ginagawa ng skopeta. Nasa baba ang quick fill kahit doon sa combination nila, nandun din. So, kaya natin kung magre-request kayo na ganyan, pwede naman. So, hanggang dito na lang. Sana'y subaybayan nyo. I-share nyo yung
Hingi ulit ako ng tulong sa inyo, may share mga videos natin. Natutuwa naman ako, marami yung nagre-respond, marami na pong shares. Nakita ko doon sa ating ano bang tawag diyan? Doon sa ano na YouTube natin, marami na nag-share ng videos natin. Sana ay tulungan niyo ulit ako kagaya ng dati nung nag-uumpisa ako, kasi parang nag-uumpisa pa lang din tayo ulit ngayon. Kaya lang mas maayos, mas pulido na yung ginagawa natin sa ngayon. So, maraming salamat ulit doon sa pagtulong nyo sa akin at pagtangkilik nyo yung mga videos natin at yung channel natin. Nakikita ko, wala namang umaalis. Nadadagdagan pa tayo, nadadagdagan. Kaya lang medyo mabagal yung pagdagdag, pero hindi bali talagang ganon, hindi naman natin yun ang hindi ko mahiling dun sa mga nanonood sa atin na isubscribe tayo yung ating channel, kasi yun ay kalayaan nila yun magano. Kaya lang yun nga yung mga nanonood, since nakakapagbahagi tayo ng kaunti, kahit papano may napapanood tayo. Yun lang hinihiling ko, ma-share yung video natin para mas malayo yung marating ng mga videos natin. So, maraming salamat po ulit at kita-kita po ulit tayo doon sa susunod na video. Hayaan nyo at palagi akong gagawa ng mga video na it's either tutorial, kung mayroong mga gustong, kung may mga nagtatanong ng regarding technical, yung sasagutin natin yan. Maliban lang doon sa mga tanong na pagpasensyahan nyo ako, kasi pag ang tanong po ay, ang sagot ay ginagamitan lang ng common sense, doon po ay medyo parang tinatamad akong sumagot. Pagpasensyahan nyo ako doon sa ganung bagay. Lalo na yung diniscuss ko na sa video tapos itatanong pa. Mas maganda po kasi yan yung para mabawasan tayo ng abala doon sa mga tanong na nasabi na naman at naituro na. Ang ginagawa ko po dyan, kapag ako yung nanonood at may mga gusto akong matutunan, dinadownload ko na yung video, kaya inuulit-ulit ko para maintindihan ko. Wag tayo masyadong umasa dun sa kasi marami rin po tayong ginagawa. Yung alam natin, nasabi na natin, hindi na natin maituro yan. Kagaya yung mga yung may mga diferensya na air gun, tinatanong sa akin, sinasabi ko kung nasaan yung sira. Kaya lang pagdating po dun sa mismo kung paano aayusin yon, sinasabi ko naman kung anong dapat maging outcome. Kaya lang kung paano nyo yung gagawin, hindi ko na po yun sinasabi kasi masyadong mahaba yon. Basta ang importante dyan, hindi na kayo maliligaw kasi sinabi ko na kung saan naayusin, kagaya nung sumisingaw sa barrel. Alam na natin firing pin yun. Kung sa mga o-rings, nagbibigay rin ako ng tip kung paano, lalo na at mahina lang yung singaw, andun lang yung pagkakabit mo nun, naipit lang yung o-ring, na-twist ng konti. Kung yan po ay magkakaroon ng langis, yun nga, tinuturo ko, papasukan ng langis, di mo na kailangan kalasin yun. Magsisit ng kusa yun pag nadaanan ng langis. Ngayon, kung para sigurado kayo, ito ang isang tip din na ginagawa ko. Especially sa airgun ko, Bago ko lagyan ng hangin, nilalagyan ko dun sa tank mismo ng langis. Siguraduhin lang po natin yung langis, medyo high grade. At saka mas malabnaw yung gagamitin natin langis. At the same, wag lang masyadong marami, especially pag itataas mong ganun, kasi pag pumutok ka dyan tapos papasok yung hangin sa plenum mo, yung langis yung unang papasok, medyo mag-abnormal yung takbo yung regulator. Pero yun naman ay hindi saglit lang yun. Tapos, yun, kaya lang bibilis yung paglabas ng yung pagpasok ng oil doon sa regulator, papasok doon sa pleno mo. Pero hindi po yung nakakasira. Kaya lang,
magkakaroon ng kaunting ano, hangga't hindi nagki-clear 'yon sa iyong regulator. Medyo magbabagal 'yung pagpasok ng hangin kasi langis nga 'yan nandoon. Hindi kagaya ng pagkakaputok mo eh puno ka agad. Kumbaga pagkakalabit pag pumutok siya, andun agad puno agad ng hangin. Magkakaroon niya ng kaunting interval kasi nga may langis, maliliit yung butas ng ano eh, ng regulator. Pero yung kagandahan niyan, papasok yun din sa ano, lalabas yun sa barrel mo. Yung lahat ng pupwedeng malangis ang paggaling sa tank yan. Lahat ng dinadaan ng hangin, malalagyan ng langis. Ngayon kung may oring ka nakapilipit ng konti doon o na-twist ng konti, kusa niya magsisit dahil mayroon ng madulas doon sa loob, doon sa katawan ng oring. So yun po, yung mga, isa sa mga tip na maibibigay ko sa inyo pag maintain ng air gun na yun, na gano'n, magkakaroon siya na instead na kakalasin mo pa at isa-isang manually lalagyan ng langis, eh gano'n yung pinakamabilis para hindi na po kayong magkakalas. Nakakatulong din yan para humaba yung buhay ng o-ring nyo. Kasi nakasit lang naman siya dun eh. Ang mabilis nakakasira ng ano, ng o-ring na is yung CO2, kasi yung CO2 ay pinapataba niya yung o-ring. Tataba yung o-ring, tapos pag natuyo, pag walang hangin, naubusan siya, ang nangyayari doon, iimpis naman siya. Pag nilagyan mo ulit bigla ng CO2, pag ano, tataba ulit. So ganun po yung nangyayari. Kaya yung ano, sa PCP walang ganun chemical, kaya hindi siya mabilis nasisira. Hindi, walang reaction yung mga rubber sa ano, lalo na kung ang gagamitin mong langis is yung para sa rubber talaga, kagaya nung ginagamit sa, wag yung ginagamit sa ano, sa totoong rifle o sa ano, kasi iba yon, purong bakal po kasi yun eh, walang mga o-ring yung ganun eh, mga busing yan tsaka ano, puro bakal. So pag ginamitan nyo nun yung ano, mas matapang po yun yung ganong klase ng langis at posibleng makasira ng mga rubber parts. So hanggang dito na lang, maraming salamat po ulit at hanggang ngayon sinasamahan nyo ako kahit tayo eh. Yun nga lang po palang ating ano, group sa FB ay ano tayo, medyo napasara yung group natin kasi may nakapasok sa ating isa na walang hiya. Ang katwiran pa eh, hindi daw ako sumasagot dun sa mga tanong niya. So hindi naman kailangan, ako lang ang sasagot ng mga tanong. Kasi mas marami tayong members na mas mahusay kaysa sa akin at mas may experience. Kaya hindi kailangan na ako yung sasagot ng mga tanong na ano, kasi maraming nakakaalam ng mga sagot sa tanong nila. So, ganito na lang po at maraming salamat.